Good morning po sa inyo. Welcome po ulit sa ating channel. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa channel na ito. Malapit na po tayo mag 10,000. Shout out nga pala kay Soto Darius ng Alcobar, Saudi Arabia at kay Michael Paras ng SJDM Bulacan. Siya yung nag-request ng video na ito. Bro, ito na. Ang video natin ngayon ay tungkol sa kung paano magpalit ng valve seal at piston ring ng Barako. Narito po ang part 1. Kalasin ang ignition coil to give way for the cylinder head. Isunod ang engine head bracket. Siya nga pala ang dahilan kung bakit papalitan ng valve seal at piston ring. Siyempre nausok at kumakain ng langis. Ito yung common negligence ng mga Barako users kung bakit nasisira ang ibang component gaya ng camshaft, rocker arm at iba pang pyesa na nasa loob ng head. Pag napabayaan ay nawawala ng lubricant, unti-unti kasi nauubos ang engine oil pag nausok. Kalasin ang cylinder cover. Ilagay muna sa TDC bago luwagan ang tornilyo ng timing sprocket. Kanina ay naunan natin kalasin ang carburetor. Kalasin ang tensioner. Kalasin ang tornilyo ng tappet cap. Kalasin ang mga banjo bolt ng oil pipe. Kalasin ang 6 na cylinder head bolt. 4 dito ay 12mm at 2 ay 8mm. Kalasin ang timing sprocket. Pag nakalas nyo na ang timing sprocket, ay saka nyo palang maaalis ang dalawang cylinder head bolt na nasa loob. At kailangan nyo pang angatin ang cylinder head upang mahugot ang mga bolt dahil nakatapat ito sa chassis. Ingatang huwag mahulog ang dalawang washer kundi magkakalas pa kayo ng magneto cover. Kalasin ang tambutso upang maalis ang cylinder head. Minsan, sa pagkakalas ng head, ay napuputol ang chain guide kung ito ay malutong na.
may pagkakataon na nakadikit ang block, so kailangan pang yanigin ng rubber mallet. Sikwat din ang dalawang flat screw upang matanggal ang block. Lagyan ng basahan upang masahod ang piston pinlock sakaling mahulog ito habang tinatanggal ang piston. At ngayon, ikakalasin na natin ang camshaft, rocker arm at balbula. Gumamit ng Phillips head impact drive upang makalas ang tornilyo ng camshaft. Kalasin ang dalawang 8mm bolt upang mahugot ang rocker shaft. Gumamit ng rayo sa paghugot ng rocker shaft. Kasya din ang dulo ng spark plug. Alisin muna ang carbon bago tuluyang kalasin ang mga balbula. Kung wala kayong air tool, pwede rin ang barena. Nabibili ang wire brush na yan sa Ace Hardware. Ikalang nyo muna ang rubber stopper na yan sa ulo ng balbula. Sa pagtanggal ng balbula, kailangan nyo ng valve tool kagaya nito. Ito yung pangtanggal, yung halo ang loob. Pwede rin yung C-clamp type pero mas madaling gamitin ito. Itutok nyo lang sa valve lock at paluin ng katamtaman. Tanggalin ang valve seal gamit ang long nose. Thank you.
Linisin ang valve seat pati ang exhaust port gamit ang wire brush. Sunod naman natin lilinisin itong mga balbula. Ikabit muna natin ang mga valve seal. Dalawang paraan ang pwedeng gamitin sa paglinis ng balbula. Pwedeng gumamit ng liha o kaya ay grinding compound. Ilagay nyo sa dulo ng barena yung balbula kagaya nito. Tapos gamitan nyo ng liha. 120 grit sa una and 1000 grit for finishing. Ito ay exhaust valve. Kalimitang mas madumi ang exhaust valve kaysa sa intake, kaya mas effort ang paglilinis dito. So ayan, kita nyo, malinis na. Sunod naman ay ang intake valve. Kalimitang mas malinis ito kaysa sa exhaust, kaya konting effort lang ang gamit dito. Thank you.
Ngayon ay pwede na nating ibalik ang mga balbula. Kailangan pa natin itong i-leak test upang masiguro na walang singaw. Ilagay ang dalawang collet sa ibabaw ng valve spring retainer. Ipatong sa ibabaw ng spring. Ito naman ang ginagamit sa pagkakabit ng valve collet. Kailangan uli ng rubber stopper ang ulo ng balbula at idiin ang valve tool. At mapapansin nyo, napakadaling ilagay ang valve lock. Instant, di ba? Kaya kung balak mo mag-DIY kagaya nito, makakabili ka nito sa mga MC parts. 100 to 200 pesos ang bentahan niyan. Dadako na tayo sa leak test. Lagyan lang ng konting gasolina yung intake at tignan kung may singaw. So ayan, walang singaw. Okay na ang intake valve natin. Gawin din ito sa exhaust valve. So mapapansin nyo, mayroon pang konting leak. Kakalasin uli natin ang balbula upang ipakita ko naman ang paggamit ng grinding compound. Dalawang klase ang grinding compound. Isang pino at isang magaspang. Since nalihan na natin siya, pino na lang ang ilalagay natin. Lagyan ng grinding compound ang balbula.
kumuha ng masikip na hose at ilagay sa valve stem. Kung meron kayong barena, pwede nyo rin gamitin dyan. Paikutin lang ng mga 5 minuto. Bahagyang idiin ang ulo ng balbula habang pinaiikot. Pagkatapos ay hugasang mabuti. Siguruhin walang maiiwang grinding compound. Ilagay sa head ang balbula at isalang uli sa leak test. So nakita nyo ang paggamit ng dalawang paraan sa pag-aasinta ng balbula. Pareho siyang effective. Kayo na ang bahalang pumili kung alin ang gagamitin nyo. Ilagay na ang rocker arm at camshaft.
Ang grinding compound ay nabibili sa mga auto supply sa halagang 75 to 150 pesos. Depende sa dami. Meron din itong nasa tube kung konti lang kailangan nyo. Ilagay ang base gasket. Ngayon naman ay maglalagay tayo ng piston ring sa piston bago natin ilagay sa cylinder block. Ito ay dahil sa ang ginamit natin na ring ay 0.25, samantalang ang piston natin ay standard pa. Yes, yan ang paraan upang hindi muna tayo magparibor kung sakaling maluwag na ang bore natin. Siyempre masikip yun dahil oversize yung ring natin, kaya hinasa ko muna ang mga dulo ng ring upang magkaroon ng tamang gap. Yan ang ginagawa ko upang maiwasan ang pag-usok at nang hindi muna magparibor. Ilagay ang retainer sa lowest groove at ipagitna sa dalawang oil ring. Siguruhin na hindi magkatapat ang mga gap nito. Isunod ang dalawang compression ring. May marker ang bawat ring at yun ay facing upward. At huwag ding pagtatapatin ang mga gap nila. Pahida ng konting langis. May nakasulat na X sa piston at ito ay siguruhin na nakatapat sa exhaust. Ipwesto ang piston kung saan makakalusot ang pin pag inilagay na sa connecting rod. So yan lang muna sa ngayon mga sir. Pansamantala muna tayong titigil. Abangan nyo na lang ang part 2. Again, nagpapasalamat ako sa suporta nyo sa channel ko. Salamat po sa walang sawang panonood. Asahan nyo ang patuloy nating pag-upload ng mga tutorial videos para sa inyo. Please don't forget to subscribe and leave your comments below.